Hello, mga bro. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napaka-importanteng balita para sa defense sector dito sa Pilipinas. Ang bagong proposed law na ito ay magbabago ng laro para sa mga in-country defense enterprises, tulad ng Austal Philippines. Isipin ninyo, magkakaroon sila ng exemption sa National Internal Revenue Taxes, VAT, at customs duties sa mga imports tulad ng capital equipment at raw materials. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon sila ng mas maraming resources para ay reinvest sa innovation at expansion. Bakit ito mahalaga? Hindi lang ito tungkol sa pag-save ng pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas maraming financial flexibility sa mga defense enterprises para mapabuti ang kanilang mga produkto at makipagsabayan sa global market. Isang malinaw na mensahe na seryoso ang gobyerno sa pagpapalakas ng lokal na defense industry na makakasabay sa pandaigdigang antas. Pero hindi lang dito natatapos ang mga benepisyo. Sa ilalim ng bagong batas na ito, hindi na kailangan ng mga defense enterprises na mag-comply sa single largest completed contract requirement o patunayan na ang kanilang produkto ay ginagamit na ng dalawang foreign militaries. Malaking pagbabago ito, kasi aalisin nito ang mga hadlang na pumipigil sa mga lokal na kumpanya na makuha ang government contracts. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng level playing field at makakapagpatunay ang mga lokal na negosyo sa kanilang kakayahan. Ang pinakakakaibang bahagi dito ay ang epekto nito sa ekonomiya. Kapag nabawasan ang gastos sa negosyo at naging mas simple ang mga regulasyon, tiyak na tataas ang innovation at kakayahan ng lokal na defense sector. Magiging maganda ito para sa pambansang seguridad dahil magiging mas malakas tayo sa ating sariling puwersa at mas mababa ang dependensya sa foreign suppliers.